ako nagpunta dito para manggulo. Pumunta ako dito para makiramay. Nakikiramay? Nakapulang sapatos ka, makikiramay? Nananadya ka ba? Nagpunta ka sa birthday ng anak ko nun kahit hindi ka imbitado, ngayon pati sa burol ng papangko. Nananadya ka talaga eh, no? Sobra ka naman. I just want to express my sincere condolences. Huwag mo akong maiglis-iglis dahil hindi ka welcome dito. Pagkatapos mong wasakin ng pamilya, kung makikiramay ka, hindi kita kaibigan at lalong-lalong hindi kita kadugo. Please, huminahon ka. Wala akong masamang intensyon. Nagpunta ako dito dahil alam ko kung gaano kabigat ang nararamdaman mo. At ganun din si Victor. Kaya kahit man sa mga bulaklak na yan, maramdaman mo na nakikiramay ako. Hindi ko kailangan ng mga bulaklak mo. Hindi ko kailangan ng pakikiramay mo. Wala akong kailangan sa'yo. Dahil lahat ng kinailangan ko na wala ng dahil sa'yo. Kaya pwede pa umalis ka na. Magkaroon ka naman ng konting kahihiyan. Ang pagkawala ng anak ko, pagkamatay ng papang ko, baunin mo lahat yan. At huwag kang maghugas kamay sa pagdala mo ng mga bulok na bulaklak na yan, kasing bulok ng pagkatao mo. Mabuti, ah. Okay. Ano mo, ah? Parang butas yan. Oh. Oh. 1, 2. Wow! Ang galing! Next time, tuturuan kita. Magician po kayo. Akala ko po, boss kayo ni nanay sa bago niyang trabaho. Tama ka. Boss ako na nanay mo. Pero minsan, I do magic on the side. Ito. Yung calling card ko. Kung may kailangan ka, may problema ka, tawagan mo lang ako. Thank you po! Papay, Lolo, makikita pa po ba kita ulit? Anak! Ay, si nanay. Hindi mo na makikita ang Lolo. Pero gustong tandaan ng Lolo mo na mahal ka niya. Mahal na mahal ka ng Lolo. Tatandaan mo yun, ha? Nay, nasaan na po ba si Tatay? Diba sinabi ko sa'yo na pagkatapos ng libing, tapos ng pagpapanggap natin na okay tayo. Tapos na ang palabas, makakaalis ka na. Parang ama ko na rin si Papa. Andito ako para makiramay, Yvonne. Kung totoong ama ang turing mo kay Papang, bakit pati pagkatao ko dinurog mo? Sagad na ang galit ko, Victor. Manhid na ako. Matapos mo ako ipagpalit sa ibang babae, sampahan ng annulment, pagbintangan na baliw. Pinatay mo na ang anak ko, ngayon pati ama ko. Sagad hanggang buto ang kahayupan mo. Ngayon, inilibing na ang papang, inililibing ko na rin lahat ng alaala ko sa'yo. Hintayin niyo ang pagbangon ko.
dahil sinusumpa ako. Naiukit ko sa laman at buto niyo lahat ng sakit na pinalasap niyo sa akin. Hanggang mayanig kang kaluluwa niyo. Yvonne, galit ang umiiral dyan sa puso mo. Masasaan ba't mapapatawad mo rin ang kasalanan ng anak ko sa lahat ng mga ginawa niyang ito sa'yo ngayon? Di ko alam, ay. Pakiramdam ko ngayon, wala na akong pakialam kung ano man ang susunod na gagawin ni Victor. Pagpapatawad. Sa susunod na buhay ko na lang siguro ibibigay sa kanya. Ibon. Muna na kami, ha? Sige. Text mo na lang ako kung kailangan ka. Mag-ingat kayo dito, ha? Sige. Alos na kami, ano? Tiyo. Mabaya po. Kami din mauna na, ha? Ay. Sige. Sige, Mais. Salamat. Sana lalaw ako dito. Para hindi ka mahirapan sa gawaing bahay. Masyado naman kami ispoiled sa'yo, Sonia. Pero maraming salamat sa pagiging pangalawang ina mo sa aking anak. Sige. Alis na kami. Nakita ko ito dun sa mga gamit ng papang ninyo. Mahal na talaga tayo. Tungkol po saan yan? Mas magandang makita mo na to ng ate mo. Asawa ko, pakiramdam ko, may pinagdadaan ang hindi maganda ang anak natin si Yvonne. Kaya hindi niya sinasabi dahil ayaw niya tayong mag-alala. Bilang ama, handa akong ibigay ang lahat para sa kanya. Pero ngayong nasasaktan siya, wala akong magawa. At masakit sa akin yun bilang ama. Pakiramdam ko, wala akong silbi bilang ama. Papa! Hindi ka nagkulang. Hindi ka nagkulang. Gusto mo malaman mo na mahal na mahal kita. Sana nasabi ko ito sa'yo bago ka mawala. Mahal na mahal kita pa ako. Sorry. Sorry pa.
Princess, masama ang pakiramdam ko, mamaya na lang. May sakit ka po, Papa? Mami, may sakit pa si Papa! Mami, Mami! Magpagaling ka. Ayokong isipin na pinaparusahan tayo sa nagawa natin. Dahil habang buhay na lang ba natin yung cargo na pinanindigan natin ng pagmamahalan natin. Magkasama tayo dito. Yvonne. Nagkasala ako sa'yo. Meron akong ibang pamilya inuwi. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang anak ko. Victor, ikaw ang mamatay sa anak ko. Pinasama mo ang loob ng papang na nagkausap kayo, kaya siya inatake, hindi ba? Inamin ko sa kanya na hiwalay na tayo. Sagad ng galit ko, Victor. Hintayin niyo ang pagbangon ko. Dahil sinusumpa ako. Naiukit ko sa laman at buto niyo lahat ng sakit na pinalasap niyo sa akin. Hanggang mayanig ang kaluluwa niyo. For ayon. Breakfast! Tapos mo na yan. Nako, OA na naman to sa calories. Kaya kailangan kong sunugin to sa gym na naman mamaya. Bakla, di ka ba nahihiya sa akin? Kasi ako yung hiya sa'yo, ha? Binili ko yung mga yan para kay Yvonne tsaka sa inaanak ko. Hindi ko mabinefisya rin yan, Dai. Nasa school na si Marcus. Okay na yan, kainin ko na to. Eto, kanina pa kape ng kape. Mukhang kargada na naman. Mars, kailangan mo kumain. Office girl ka na ngayon. Dapat heavy ang breakfast mo para may energy ka hanggang mamaya. Eh, lami kong dala, oh. Ma. Tutuloy ko ang laban kay Victor at sa kabit niya ng concubinage. Tuloy ang laban. Sorry, love. Ito na yung breakfast mo. Andiyan na rin yung gamot mo, yung isa antibiotic. Tapos yung isa naman para sa fever mo kung meron pa. Meron ka bang business meeting? Pupunta lang akong bangko. May ayusin lang ako. Pagaling ka. Love, okay ka lang ba? Ba't ko pa't tinatanong yung mukha namang hindi? Love, hindi ikaw yan. Anong problema? May iba lang akong nararamdaman, pero mamaya mawawala rin to. Anong nararamdaman yan? Kagabi nung nagdidiliryo ka, tinawag mo yung pangalan ng asawa mo. Nanlamig ako, nagselos. Ewan ko. Pero siya pa rin ba ang laman ng isip mo habang nahihibang ka na sa sakit? Hinahanap-hanap mo pa rin ba ang dati niyang alaga sa'yo? Love, sorry. Hindi ko sinasadya. Siguro, dala na yun nung mabigat na pag-uusap namin ni Yvonne. Tsaka, sobrang traumatic yung nangyari sa papang eh. Tapos na yun, huwag na natin pag-usapan pa. Sige na, magpagaling ka na. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang si Yaya Tess. Ano ba bang kailangan kong gawin para patunayan na mahal kita? Love, ikaw ang mahal ko. Ikaw ang dito. Hindi na si Yvonne. Sorry. I love you. I love you too.
attorney, kung itutuloy ko ba yung pagsampa ng kasong concubinage, makaka-apekto ba ito dun sa ongoing annulment case? Kahit mag-grant pa ang annulment, pwedeng ituloy ang pagsampa ng concubinage basta't matibay ang ebidensya laban dun sa lalaki nagtaksil. Ay, matibay na matibay. Matibay pa sa San Juanico Bridge at sa poste ng ilong ko, attorney. Kahit ako, pwede magtestigo anytime. Pati isa namin friend, ah. Attorney, gano'n ako itatagal ng kaso? Depende. 2, 3, 4 years. Kaya nga lang sinabi ko. Kung matibay ang ebidensya na ng demanda, madidesisyonan agad ng korte ang kaso. Masisintensyahan agad ang dinimanda. Handa ka na ba? Sigurado ka na ba talaga, Yvonne, sa desisyon mo? Decidido na ho ako. Alam niyo siguro ang sitwasyon ng Love Bloom sa ngayon. Ang farm na ito ay pagmamayari ng tita ko at plano niya itong kunin. Pero huwag kayong mag-alala. Ginagawa ko ang lahat para mabayaran nito. Pero ma'am, balita po namin presyong ayaw benta gusto ng tiyahin niyo. Paano yan, ma'am? Mawala na kami lahat ng trabaho. Janine, ayan naman ang isang kontrabida sa buhay mo. Sayang. Mabuti naman na tinitipon mo na ang mga tauhan mo. Para naman pag dumating ang araw na mabawi ko sa iyo ang farm na to, hindi sila magulantang. Hindi po mangyayari yun. Maghihintay pa po kayo. Maghihintay ako ng isang linggo na lang. Naintindihan mo, Janine? Engineer, pakisukat nga ang area ng property na ito at may kamitin pa akong bank manager mamaya. Yes, ma'am. Ayaw pa rin akong tigilan ni Tita Vida. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa. Pero kakayanin ko. Huwag ka lang mawala sa akin. Pare, kung bilang kaibigan, di mo makapairam. Naring sasayot akong sa apatol. Pero salamat, anak. Uy! Mahirap itong pinagagawa mo sa akin, eh. Huwag ka dyan. Pare, gano'n ba kailangan mo? Huwag na huwag mong sasabihin kay Doris to, ha? Bumugbugin ako ng kapatid mo. Pinagliisa ako mas horna yun, eh. Eh, alam mo kung di lang kita kaibigan, wala lang tayo pinagsamahan. Pero huwag mong sasabihin kahit kanino to, ha? Kasi madadamay ako sa problema niyo. Pare, magkano ba? Hoy, Shakira, sigurado ka bang may pondo yung cheque? Baka mamaya mataas ba talbog sa bola ng volleyball? Hoy, may pondo yan. At never ako natalbogan ng cheque at hindi ako tumatakbo sa utang, no? I'm a good taxpayer. Sa gitna ng korupsyon sa Pilipinas, may yaman ako, oh, dahi! Kailangan mag-bono, lo? Yung pondo lang ng cheque, tinatanggol. Eh, ang dami. Good morning. Good morning. Pakibilis. Oh my God, look who's here. Ang itchuserang pugitang buhingkis sa isda ng iba. Marso? Nagpaparinig ba kayo? Hindi kami pumapatol sa mga jologs. Carla, it's okay. Jologs? Ikumpara mo nga yung mukha mo sa hita ko. Tingnan ko ano mas makilis. Gusto mo pagdikit mo kuyang ngipin mo ng gamit ang plies? At hindi kami jologs, no? Kayo ang jologs. Magnanakaw ng asawa. At huwag kang epal, babaeng tagsyan na kamukha ng SpongeBob. Ang damay nyo lang dalawa. Nakikita nyo itong ngipin ko? Nguyahin ko kaya kayong dalawa. Mimi, at Carla, tama na. Huwag kang pumatol sa mga walang pinag-aralan at mga laki sakali. Sayang ang oras. Bawi mo sinabi mo. Hindi kami laking kali at hindi kami maledukado. Eh, sino ba nagsimula nito? Hindi ba yung mga kaibigan mo? At pwede ba ayokong gumawa ng iskandalo dito? Kung ikaw hindi nahihiya, ako may kahihiyan. Marunong ka mahiya? Kailan pa? Simula nung magkita tayo, wala ka ng kahihiyan. Ipokrita ka talagang babae ka, no? Ayoko makipag-away dito. Sandali. Tumingi ka ng dispensa sa mga kaibigan ko. At bakit ko gagawin yon? You started this fight. Wala kaming kasalanan. So why should we apologize to your friends? Hindi ba dapat sila ang humingi ng sorry sa amin? Maldita ka, Crystal. Uy! Babangit na pare na ito. Sagutan tayo. Huwag niyo magsasaktan ng kaibigan ko din. Ako ang mga kalaban mo. Pwede kitang pagulungin sa uling para di ka magpuli, nana. Carla, tama na. Tama na? Wala ibang pwedeng magtigil nitong sinimulan mo kundi ako. Tingnan lang natin kung hanggang saan ang tapang mo kapag napakulong ko na si Victor. Oo. Tama ka ng pagkakarinig. Bubuhayin ko ang kaso.
at tingnan lang natin kung anong maramdaman mo kapag nawala na sa'yo si Victor. Amy, Shakirahil ka na. Abo. Bukas ko yung intro. Tandagdag sa pambayad sa Tita Vida mo. Maliit lang yan, pero makakatulong din, di ba? Saan galing yan? Hindi na malagay, love. Basta. Maliit pa nga yan, kumpara sa milyon-milyon binibilang mo eh. Love, sorry ah. Ilan nakayanan ko. Pero hayaan mo, love. Gagawa ko ng paraan para makaipon ng perang pandagdag sa kailangan mo. Pero kung wala talagang paraan para masolusyonan yung kondisyon ng tita mo, ako na lang ang alis kaya. Love. Huwag sabihin yan. Magtutulungan tayo. Naman, Janine, yung inaasahan mo na magsasalba sa'yo, tinurn down ka. Hindi in-approve ng board ng proposal. At ang sabi niya, wala naman daw siyang ganong power para i-pursue pa yung deal. Yung board na yung nagdesisyon. Pero, Janine, wala na tayong time. The clock is ticking. At wala na rin tayong ibang options. Buti sana kung makaharap ako ng afam na mayaman na madaling mamatay. Pwede kitang tulungan dyan sa problem mo. Dapat naman kasi, Janine, nakipaglaro ka muna kay Mr. Hoffer. Alam mo yung... Carla, hindi naman ako ganong klaseng babae. Kahit na yung kasama ko ngayon ay isang lalaki na may asawa, hindi pa rin ako papasok sa isang relasyon dahil lang sa pera. I'm sorry naman, Janine. Taklesa lang. Basta, Carla, kung halimbawa na mawala itong farm or ang business na to, gusto ko lang malaman mo na you're free to look for another job. Ayoko madamay ka dito sa problemang to. Ilang taon kang naging loyal sa akin. At gusto ko makahanap ka ng magandang trabaho. Janine naman, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Baka maiyak ako. Hindi kita iiwan. Alam mo naman yun, di ba? Walang iwanan. Solid ang friendship natin, alam mo yun, di ba? That's what friends are for. Carla, kulang ng letter S. That what friends are for? Sobra. Lagi na lang akong mali sa S. Ang tsahe niyo po. Si Tita Vida? Ikandado niyo yung opisina, pati yung stockroom, naintindihan mo? Yes, ma'am. At yung quarters ng mga tao. Gusto ko bukas malinis na malinis na yon. Sige na, yes, ano pa inaantay niyo? Sige na. Punta na doon. Tita, nakikiusap po ako sa inyo. Bigyan niyo po ako ng konti pang panahon. Ano? Akala ko ba kaya mo mag-produce ng 36 million in 2 weeks? Ang yabang-yabang mo kasi. Ang lakas ng loob mong pakasakasa, wala ka naman palang ibubuga. Kaya ko naman po talaga, kasugipit lang po sa oras. Ituring mo tong karma sa lahat ng mga kalokohang ginawa mo. Makakaalis ka na, Janine. At kayo, magbalot-balot na rin kayo at bukas dapat wala na kayo dito. Wala akong panahong magkonsinti sa mga taong matitigas ang ulo. Maraming salamat po, ma'am. Pasensya na. Salamat. Thank you po. Thank you. Pasensya na. Paano po yan, Ma'am Janine? Wala na po ang pamilya. At sa edad ko po, wala na rin pong piling mapasukan. Huwag po kayong mag-alala. Kapag naibalik sa akin ang farm na ito, lahat kayo kukunin ko ulit. Sa ngayon, kailangan lang muna natin pansamantala maghiwa-hiwalay. Ano? Maraming salamat sa pagtitiwala niyo sa akin. Lahat po kayo na pamahal na sa akin.
Ano? Usap po ako. Gawin niyo ang lahat na makakaya niyo para maipanalo ang kaso. Yes, Yvonne. Humanda kayo, Victor at Janine. Sisingilin ko kayo sa lahat ng pang-aapi niyo sa akin. Sinusumpa ko akong magwawagi sa laban na to. Bukas, gagapang kayo sa impyerno.